Hi everyone! Today po, we will talk about propagation ng ating succulents, specifically ang ating mga echeverias, lalo na po kapag sila ay leggy or mahaba na po. Right here, we have a specimen, our echeveria Fred Ives, na makikita po nating medyo mahaba na. It's been with me for quite some time, ilang years na po. Ayan, so medyo mahaba na po yung kanyang stem at dyan po natin siya puputulin along that stem na yan. So to begin, ang kailangan po natin ay isang sharp knife at pang-disinfect like alcohol para po panlinis ang ating mga gagamitin tools para maiwasan po pag-spread ng bakterya at fungus sa halaman. Siguraduhin po natin na malinis ang ating mga gamit at i-sterilize natin para po once na kinat na natin ang halaman, hindi po siya papasukin ng bacteria or fungus which could lead to rot. Sa pagkakat naman po dito sa stem ay hindi tayo basta-basta puputol. Iko-consider po natin yung location. So dapat po dito banda sa taas para mas compact po magiging itsura ng rosette na tatanggalin natin or top part. Kung dito naman po sa baba ay masyado na siyang woody at less na po or mababa na po yung chance na maraming offsets na tumubo. Ayan, so atin na pong tanggalin ang kanyang stick na aking ginawang tukod niya para po hindi siya bumagsak kasi medyo mahaba na nga po at mataas na. Kunin na natin ang ating clean knife at pag nag-cut po tayo, tandaan na medyo angled around 45 degrees para po pag accidenting nagdilig tayo, hindi po magstay yung droplets of water dun sa wound sa ibabaw at magsaslide down lang siya. So ito na po ang ating top part ng ating succulent or tinatawag po nating rosette. So kung mapapansin nyo, medyo marami siyang dahon sa ilalim. So kailangan po natin tanggalin yan for propagation later. Papakita ko rin po kung paano. So ang pagtatanggal po is i-slide lang natin siya from side to side. Hindi po natin siya pipilipitin or iti-twist at hindi rin po natin siya hihilahin pababa. Side to side lang po ang pagtatanggal para buo po natin makuha ang dahon at hindi siya maputol. So ayan, siguro mga isa pa. Okay, so ito na po yung ating patutuyuin for a couple of days. Pwede po tayong gumamit ng mga lumang containers or old pots as long as po tuyo at malinis para po sa ating pagpapa-air dry ng ating rosette or yung top part po ng ating succulent for a couple of days up to 2 weeks hanggang magkalos po yung kanyang wound. Ito naman po yung mga dahon na tinanggal natin kanina. So pwede po natin siyang gamitin for propagation or tinatawag po natin leaf propagation. Ipapatong lang po natin sila sa ating potting mix or ating succulent mix hanggang magproduce po sila ng roots at leaflets gaya nito. Ito po ay mga previous na dahon na ipinatong ko lang dito sa pot at eventually naging plantlets na po sila. Since nabehead na po natin itong ating echeveria or ating succulent, masistimulate po siya at magkakaroon siya ng mga plantlets na tutubo along the stem. Ito po ay ang customized potting mix na ating ginawa or tinimpla specifically for ating succulents and cactuses para po well draining siya. So gawin lang po natin is ipatong natin yung ating mga dahon na tinanggal sa ibabaw. Huwag po natin ilulubog para hindi mabulok. At huwag din po natin kalimutan to mist every 2 to 3 days para po hindi sila totally mag-dry out. So after 2 weeks, ayan na po ang ating top part or yung ating rosette. Makikita po natin na marami na siyang new roots sa ilalim habang nagpapa-air dry. At this point, pwede na rin po natin siyang itanim. Yung stem naman po ay marami na rin buds na tumubo.
yung ating mga leaf propagation, meron na rin pong leaflet sa dulo. Sana po ay may natutunan kayo kahit mabilis lang po ang ating video. At watch out for more videos. Thank you po!